Mga ka-farm, ngayong araw po ay mag-harvest po tayo ng dragon fruit. Kaya, samahan nyo ako, mga langga. So, yung gagawin natin ay kuha po muna tayo nitong dahon ng alam niyo kung anong dahon to. Alam ba niyo to? Luyang dilaw. Bakit? Anong gagawin natin dito sa dahon ng luyang dilaw? Siyempre po, para medyo maganda tingnan yung ating paglalagyan ng ating i-harvest na dragon fruit. Pero bago po natin pag-usapan yan, kung bago ka pa lang sa channel ko, paki-like naman po, comment, share, and subscribe. At huwag kalimutang i-hit ang ating button bell para ma-notify po kayo sa ating mga bagong upload. So, ito po yun. Itong maliit na baldi, ito yung ating pagsisidlan. At dito natin ilalagay yung ating dahon ng uyong dilaw. Para po maganda siya tingnan. Para social ko siyang tingnan. Ayan po. Gamitin natin itong kanyang layer, parang mantel sa, sa tawag doon, sa mesa. Ayan. Ayan po. Para maganda po siya tingnan. Ayan po. Ayan. Ayun. Kasi super green. So, finish na po. Gagawin lang natin eh. Lakad-lakad tayo konti. Sige, sabayan nyo ako. So, yun po. Okay, kasi dun banda yung puno ng ating dragon fruit. Sa katunayan po, nagtanim po tayo more ngayon ng dragon fruit para next year baka magkakabunga na. Pero yung kikitasin po natin ay yung dragon fruit na tinanim ng tatay. Matagal na, mga 4 years ago na yata o 5 years ago. Nagbunga po siya kasi at sa nakita ko hapon malapit talaga siyang mahinog. Kaya sabi ko ang sarap nun ni ipitasin, i-harvestin. Kaya ayan, harvest muna tayo ngayong araw mga farm. Ay talaga itong aking maliit na kambing sama sa akin eh. Punta natin dun para mas okay. Malapit na po tayo at makita ninyo kung saan ba yung naka standby yung ating dragon fruit. Malapit po yan sa puno ng nyog. O yan po, lapit na tayo. Ayan, mahinog na nga eh. Sabi ko nga eh. Hinog na nga oh. Wow. Ayan. Ayan, mga ka-farm. Mayroon siyang isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Anim siya. Pero ngayong araw po ay pwede na natin itong ma-harvest tong apat. Itong isa nga, pwede na rin ito eh. Pero bukas, ito, malamang bukas, ganito na rin yung kulay niyan. Pero ito, ay mabilis. Mano lang ito, mabilis lang ito. Lambot na nga eh. Pero itong tatlo talaga, red na red na. So, what we'll do is, harvest time! So, yun, harvest time tayo. Parang uunahan pa ako itong makulit po na kambing sa pag-harvest nito. Sandali, huwag mong kainin. Huwag mong kainin muna. Huwag mong munang kainin. Hindi sa'yo yan. Uunahan pa ako ha. Wow. Dito. Wala tayong pang-cut eh. Dito lang. Wow. Wow! Ganda po! Wow! Wow talaga! Beautiful!
natin itong sa pinakitiyanin mo. Magiging red na rin siya bukas. Masyadong red ito bukas. Fire sana ito eh. May pang, pang-harvesting fire sana ito eh. Oh, see? Oh, ayan po. Red na siya konti. Kunting red na siya talaga. Oh, wow. Ito po natin sa tagay banda. Mix natin itong nasa loob. Kulay red na ito. Yung tulad na ito. Wow. Ayan po, wow. Tinik pa ako ah. May tinik kasi itong dragon po eh. So, ito po siya natin. Ito natin i-harvest ito. Kasi nag-uunahan kami dito ng kambing eh. Uunahan pa ako ng kambing sa pag-harvest nito eh. Nako talaga. Tira ito, sure ako bukas ay red na rin ito kasi kahapon parang ganito lang kulay niyan eh. At ito rin malamang ito bukas red na rin ito kasi nag-uumpisa na mag-anyang ano part. So yan muna. So yun mga ka-farm, mayroon tayong apat at mayroon pang matirang dalawa dyan. At yung mga technique plan nito ay hindi po ito pinabayaan na makakaroon siya ng maraming branch. Dapat pala ay may pruning ito, ang ating dragon fruit, at yun, pinuputulan po yung mga end niya para po pag time po talaga ng pagbubulaklak, ay mamumulaklak talaga siya, magbubunga po talaga siya, parang inducer. Yun pala yung technique, dapat pala may pruning. Huwag hayaan lang na padami lang ng padami yung mga branches niya kasi hindi po siya magbubunga ng marami. Yan po yung mga end niyan, may putol-putol yan. Ayan. Para po maano siya, ma-induce yung kanyang bunga. Ganun pala yung ginagawa ng iba. At saka yan, sinusundan lang natin yung mga nakikita nating mga techniques at saka mga practices ng iba. Itong dalawa bukas mahihinog na rin yan kasi kahapon parang ganito rin naman kulay nitong iba. Pero ngayon ay red na po sila. Yan. O, sige. Tingnan natin dito sa bahay. Gusto kong ilatag din sa ilalim para naman mas maganda tingnan kasi mas maganda gamitin itong green. Mas matingkad po kasi kulay niya kung background natin ay green. So, yan. Ayaw maupuwa. Tingnan nyo po, pag andyan lang, walang background na green, parang hindi siya masyadong maganda tingnan. Hindi nalabas yung tingkad ng kulay niya. Pero pag ginamitan natin ng background na green, ang ganda talaga tingnan. Fresh na fresh po. Kasi nga sabi green is the color of freshness. Lalatag natin siya dito sa ating kubo. Para mas makita nyo yung anong kalagayan ng ating dragon fruit na pinitas kabago-bago lang. At ang pinakamaganda daw na time na kainin ito ay at least daw bukas or after 2 days to 3 days. Parang i-natural dry muna siya para mas labas daw yung kanyang ganda at tamis talaga. 3 days pa bago pitasin. Unless otherwise, yung araw po yung pagpitas natin ay talagang very very ripe na siya talaga. Ito kasi medyo maniba lang pa mga ka-farm. Wow! Tingnan nyo naman! Pero baka kasi mga langga, gusto nyong malaman kung paano magtanim nitong dragon fruit. I just like want you to know na yung dragon fruit po natin ay napaka-simple lang. Walang kahirap-hirap magtanim po ng dragon fruit. Magputol po lamang kayo ng desired length nitong ating mga branches ng ating dragon fruit. At kahit saan po, pwede siyang matubo kasi nga cactus family po siya. Pero mas maganda po, mayroon na siyang nakastand na trellis.
yung sa mga nakikita po natin sa mga plantation po talaga ay gumagamit po sila ng concrete post po. Para yun, yung mga concrete post po yun, yun yung gagamitin nilang pang poste para mas gaganda talaga yung tubo. At nilalagyan po yan ng gulong ng tricycle sa taas para magiging maganda pag marami na siyang sanga. Eh, sa atin po dito kasi nga primitive design, kung saan may available na puno na pwede niyang pagkapitan, ay nagtatanim na po tayo kahit saan-saan po. Kasi tutubo at tututubo lang naman siya kahit saan, kahit may mga bato-bato dito po, malalaki yung mga bato-bato. Kaya po kanina nang kinuno natin doon, ang area ay mga bato-bato po yun. Pero marami pa rin siyang bunga. Eh mas maganda po pag gusto niyong mas darami yung bunga, maglagay po kayo ng organic na mga pataba. Kahit anong organic po. Ano yan, kakain at kakain yan. Yan talaga gusto niya, mga manure ng mga kalabaw, baka, kambing. Gustong gusto po talaga ng ating mga dragon fruit. Eh, ito, kumakain sila ng dragon fruit eh. Minsan, kinakabkab nila yan, kinakagat-kagat nila yan, ginakain. Pero hindi po masyado, hindi po gaya ng ibang mga plants sa paligid natin. Ganun lang po yun kasimple. Ayan o, wag ah, wag ah. Naku, ikaw talaga, uumpisahan talaga. Yun po. At after 1 year po, pag maganda yung pagtubo niya, yun, magagabunga na talaga siya mga langga. So, try natin buksan itong isa, mga langga. Kasi sabi ko, kahit ganito itsura talagang pwede na talaga itong makain. Pero try natin buksan at saka tikman talaga natin kung anong lasa. Oh, yan po. Ganyan po kaganda ang kanyang laman. Wow. Wow. That's it. Yan mga langga, masyadong matingkad yung kulay niya sa pagka-violet, eh, no? At saka itsura pa lang, talagang takam na katawam na tayo. Kaya huwag na nating patagalin, talagang mag-try po tayo nito mga langga. So mag-try talaga tayo nito. Kung ano ba lasa ni. Tingnan nyo naman, oh. Ganda talaga, oh. Ganyan po lang, ng ano po yun. Ganyan din lang, ayos na. Oh. Sarap. Yun po, sana po ay na-enjoy po ninyo yung panonood sa ating harvest, plant, and eat dragon fruit. Ika nga pala. May dalawang klaseng variety lang tayo alam ito. Itong kulay purple at ang kulay yellow na dragon fruit. At bawat isa sa kanila po ay may kanya-kanya po silang natatanging yaman kung anong meron sa loob ito pag nakain natin itong ating dragon fruit. Ito po ay masyadong mayaman sa tinatawag natin vitamins and minerals at saka napakataas po ito na kanyang anti-cancer properties. So, yung may mga malulubang sakit-sakit dyan, palagi ang dapat, palagi ang kumakain tayo ng mga kulay purple, black, violet, red na mga pagkain po. Join me! Yummy! Hanggang dito na lang. Don't give up, never stop.